Panatili ang solemnidad ng banal na misa. Pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo pong lahat at sambabay sa pambunga na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niyan, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sama-sama nating purihin at pasalamatan ang Panginoon. Ngayon ay first Saturday of the month of August, ang ating devotion, first Saturday devotion kay Mama Mary. Nawa ay i-bless niya tayo kasama ng lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, ang ating Santo Patron, at dalhin sa kanyang minamahal na anak at ating Panginoong Jesus, ang ating mga dasal, lahat ng pinagdadaanan natin at mga misyon sa buhay. Pagpalainawa tayo ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang natin na nagawa sa Kanya, sa isa't isa, kahit sa ating sarili. At buong kababaang loob, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Bless ni Lord ang mga may birthday ngayong araw, ngayong buwan, ang mga may sakit, mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, lahat ng mga mahal natin sa buhay na malayo sa ating piling, sa lahat ng mga nagpapamisa, mga intensyon, sa dambanang ito, ng pambansang dambanang ito, ng mahal na Santo Padre Pio. Sa mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw na pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50th taon. Ipapahayag ninyong malayan ang lahat ng buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan. At ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa'y inyong ibabalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. Ang magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao." Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. O Diyos, pagpalait kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakanting lamit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niya na si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudiyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias, labis na nasiyahan si Herodes, kaya sinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay yon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, binalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Good morning, praise be Jesus and Mary. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ako? Masaya po dito sa Santo Padre Pio. Mga kapatid, kapag marami na daw po kayong kaaway or let's say, hindi makasundo, ay malamang sa hindi, malala na ang topak ninyo. Joke. Kapag marami na po ang malayo ang loob sa'yo, lumalayo sa'yo, dalawang bagay lamang daw po yon. Una, eh baka naman sumasama na talaga ang ugali mo. Kaya iniiwasan ka na. O pwede, pangalawa, magandang ginagawa mo. Kaya may naiinggit. Fruitful ka, kaya binabato ka. Sa bagay, kahit naman no sa karanasan, yung mga taong hindi mo kasundo at mga taong nakaka-high blood, yun yung mga taong mga nagsasabi ng hindi maganda. May naririnig ka na kung ano-anong sinasabi. Pero bantay ka po, bantay tayo. Kasi baka ho naman totoo ang kanilang sinasabi, kaya tayo naiinis. Nagagalit. Si Herodias, galit na galit. Si Herodes at Herodias, galit na galit kay Juan Bautista. Dahil si Juan Bautista po, walang kieme. Sinasabihan ni Juan Bautista, si Haring Herodes, immoral ang pakikisama mo sa asawa ng iyong kapatid. Si Herodias yun. Mali yan. Labag sa Diyos ang pagsasama ninyo. Matapang si Juan Bautista sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi siya basta tatahimik. Hindi siya basta tatahimik lang at magsasawalang kibo sa harap ng maling sitwasyon. Tayo ba'y gayon din, katapang? Kaya galit na galit ang babaeng si Herodias. Naganap siya ng pagkakataon para tahimikin
patahimikin si Juan Bautista. Alam niyo mga kapatid, masakit talaga pag pinapamuka sa atin ang ating kasalanan. Pero minsan kailangan. Kasi pag hindi, magpapatuloy lamang tayo at baka mapahamak pa ang ating kaluluwa. Ang hirap magtuwid ng ibang tao. Ano po? Baka bumalik sa'yo. At madalas, ayaw din naman natin at ang hirap pag tayo tinutuwid. Pero yung mga taong matapang na nagsasabi sa inyo ng mga ayaw niyong marinig pero dapat niyong marinig, yan yung mga taong tunay na nagmamalasakit sa inyo. Mga kapatid, so ipagpatuloy natin yung kwento. Isang birthday ni Herodes, daming bisita, mga malalaking tao at panauhin. Pinasayaw yung anak ni Herodias na babae. Sobrang nasiyahan si Herodes. Nakapagbitaw siya ng pangako. Kahit anong kahilingan nung dalaga, ibibigay daw anya nung hari. At lumapit sa ina, kay Herodias, "Nanay, anong ahingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista." Yun yung pagkakataon na kinuha niya para makaganti at mapatahimik si Juan Bautista. Ganun-ganun na lang ang pagkawala ni Juan Bautista, mga kapatid, ano? Parang ambabaw, masaklap, parang walang kwenta lang sa kanila. Pero di ho ba, yan ang katotohanan na nangyayari ngayon? Yung mga taong ang isip ay, what are we in power for? Power can kill people. And sadly, good people and even innocent people. Power can hide bad actions. Power can hide bad actions. But remember this, you may have power and influence, but it cannot hide your sins. We cannot hide it. We can never hide it from God, before God. It might not even save you and your soul. Maaring napatahimik nila si Juan Bautista, mga kapatid, pero lalo lang lumaki at lumala ang kanilang kasalanan at pananagutan sa Diyos. Sa unang pagbasa, mga minamahal, ang ganda ng paalaala ng Diyos. It is about the celebration of the Jubilee. At yun din ay paalaala sa ating lahat, sa ating mga transaksyon, yung mga buy and sell, kahit ano pa yan, let us be fair. Be fair and just. Huwag maging gahaman. Huwag manlamang. Dahil lang sa pera o sa kikitain mo, kung anong halaga ng lupa at pananim, deal it fairly. Ang paalaala, huwag tayong kainin ng konsumerismo. Ay kumita, minsan, yan na lang, parang yun na lang lagi ang mahalaga, ang kumita, kahit makapal lamang sa iba, makasakit ng iba, makasagasa ng iba, kahit sa sariling pamilya. Sige lang, walang pakundangan sa kapwa. Ito ang sumisira ng ating puso at pananalig sa Diyos. Samantalang ang paalaala ng Panginoon, mga kapatid, be humble, be generous, help those in need, share your blessings, and be filled again and again, ng higit pa, sobra pa, by God's love and blessings. Nalilimutan natin minsan ang ating kaluluwa at ang ating kaligtasan, mga kapatid, na mas mahalaga pa yan sa buhay. At yun ang kayamanan na dapat mapasa atin, ang buhay na walang hanggan, ang mapasa Diyos at sa Kanyang kaharian, na lahat dito, pansamantala lang yan. Pansamantala lang lahat. At ang totoong mahalaga, yung ating pananampalataya
pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at gawang mabuti lagi-lagi. So we are reminded today, number one, nawa, gawin natin at ipaglaban ang tama at mabuti katulad ni Juan Bautista. Mga hulugan man ito ng buhay, may we live and die for God and others with honor and fulfillment of our mission. And lastly, let us never do or avoid anything that will harm others just for personal interest, because that is opposite of God's love and mercy. Alam nyo, kahit simple lang ang buhay, kahit marami tayong pinagdadaanan, mahalaga pa rin, mayaman tayo sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Santo Padre Pio, pray for us. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat magsitayo po ang lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak, marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Yeso Kristo ang mahal na birhen na nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sa
sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Yesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at mag O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa paggamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga mahal naming yumao na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Sila'y aming inaalaala at pinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan niya kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Manalangin tayo ng buong time team at lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipain tulad sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, Mama Mary loves you. Santo Padre Pio, heal you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga minamahal na kapatid, narito ang ating mahal na Panginoong Jesus. Lagi natin siyang mahalin at paglingkuran bawat sandali ng ating buhay. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, napakapalad natin na muling tatanggap sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol China, Monghing Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ninyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking safe and pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layunin pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal sa Main Church ngayong buwan na Agosto ay mga nakareserve na schedule noong nagdantaon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary.
mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam na umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan, imahen at mga dasalang inyong tangan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga Santo Rosario, imahen, dasalan, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayong lahat ay pagpalain ng napakabuti, mapagmahal at maaway nating Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo na tayo at isabuhay siya na ating tinanggap. Salamat sa Diyos. Isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat.